Ito Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. Na-accuse pa ako na makinabayaran daw ako ni Lisa Marcos. Yan ay mukhang napikon nga itong si Senator Bato de la Rosa sa mga patotsada ni Maharlika dahil habang ginagana po ang pagtinig sa Senado patungkol sa lumabas na dokumento ng PDEA kung saan ay umami na nga na itong si dating PDEA agent Jonathan Morales na siya mismo ang pumirma. So ngayon, mukhang pinaghihinalaan ni Senator Bato de la Rosa dahil dinideny naman ni PDEA Chief Lasso na umano'y hindi exist itong document at sinasabing iay umano. Kaya nga naman, ayon kay Maharlika ay dapat ayusin umano ni Senator Bato de la Rosa kagaya nitong kanyang sinabi na dapat ipatawag umano itong si Maricel at si Marcos Bangag Jr. So gusto niya ay magharap sa Senado kung totoo nga ba itong patungkol sa nag-leak na PDEA documents. Darating ako sa Senate hearing, sabi ni Maharlika, kung aaminin ni Lasso na hindi artificial intelligence ang documents. At dahil dyan, marami na nga po ang sunod-sunod na postcard ang nilabas ni Maharlika. Senator Bato de la Rosa, bago ako pakasuhan, paamin mo si PDEA Lasso na hindi artificial intelligence ang dokumento na huhulihin na sana si Bangag Marcos Jr. So at may isa pa na talagang sadyang ikinagalit po ni Senator Bato de la Rosa at sana yon na may sinabi si Maharlika na umano'y nabayaran na ba siya ni Lisa Marcos. So isa po yan, mukhang hindi natin nakuha, mga kababayan po natin ito. Ito po ang talagang ikinagalit ni Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako, at si Morales, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? So yung ang ibig sabihin nga po ni Maharlika ay itong ating First Lady na si Lisa Marcos umano ay binayaran ng aba itong Senator Bato de la Rosa dahil sa umano'y mukhang bias nga. So pinapalabas na bias umano ang nangyaring investigation. Para sa akin mga kababayan, habang pinapanood ko kasi itong naganap na Senate investigation, maingat lang itong Senator Bato de la Rosa at gusto niya lang maging patas ang kanyang ginagawa na interpolation at pagtatanong patungkol sa lumabas nga na PDEA documents. Tandaan po natin mga kababayan, ang subject po dito ay hindi basta-basta, kundi itong si Presidente Marcos. At kung titingnan nyo po at i-analyze nyo po mga kababayan, walang sumama kahit isang senador. Bakit? Bakit si Senator Bato de la Rosa lang? Obviously, dahil malaking isda po ang pinag-uusapan. So, para sa akin, makonsidera pa rin na may bayag itong si Senator Bato de la Rosa. Ito na, nagalit na sa akin si Maharlika. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Maharlika, Maharlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Maganda yan pag pumunta si Maharlika. Kaso pag umuwi si Maharlika sa Pilipinas, naku po, baka sa airport pa lang, papahuli na ni Lisa Marcos yan. Sa dami-dami ng birada niya po kay Lisa Marcos. Hindi yung gagamitin yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa 'yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado.
Paano ako makapag-action na bakasyon na Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God. So masakit din kung totoosin, mga kababayan, para kay Senator Bato de la Rosa. Dahil, nako po, mag-isa lang po siya, no? Walang nakiramay sa kanya. Nandun sila sa issue ng DOH, mga kababayan po natin, na siya lang po mag-isa talaga yung humarap dyan sa pagdinig sa Senado. So wala man lang umalalay sa kanya, kaya medyo mabigat din po yan para sa kanya na talagang questionin ni Maharlika ang kanyang dignidad or credibility. Anyway, alam naman po natin si Madam Maharlika, ganun talaga yung style niya. Pero maglalaylo rin yan at alam natin na sinusuportahan niya rin itong si Senator Bato de la Rosa. Damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Maharlika. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak-hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacañang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacañang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. So, mukhang iiyak na po ano itong si Senator Bato de la Rosa sa sama ng loob. Kita po natin ang kanyang pagiging seryoso po ano, na hindi niya matanggap itong sinabi ni Maharlika na binayaran nga siya ni Lisa Marcos at umano'y tinatakpan niya itong pagdinig sa Senado. So actually mga kababayan po natin, ang nakita naman po natin, talagang binabalansi lang ni Senator Bato itong kanyang ginagawang pagtatanong. So mahirap kasi ano na dito siya kakampi sa kabila. Alam naman po natin na ang salitang bangag ay galing mismo sa kay dating Pangulong Digong. Mamaya mapag-isipan din ng mga kaalyado o itong mga taga-suporta ni Marcos Jr. na naging one-sided din itong Senator Bato. So siguro hindi lang talaga nakuha ni Senator Bato o hindi na ibigay ni Senator Bato ang expectation ni Maharlika na talagang dikdikin itong si Lasso. So parang hindi nangyari mga kababayan. God sakes. Yeah.
Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umaatras sa laban. Magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas ay pinag-usapan natin dito, ha? Kaya dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilikturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan. Kapag haluan mo ng emosyon, failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ng ni Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo akong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Wala namang papel na dokumento na i-submit sa inyo po yung mga ganong klase ng mga allegations. Paano nga po yung mga allegations? Sabi ko kayo, good luck tayo. Ang PDEA nag-claim na non-existent yung mga papel na yan. As officials kayo nagkami ng PDEA. So, who am I not to believe PDEA? Naniniwala ko sa kanya na wala talaga yung papelis na yan. At ito naman si Morales na nagsasabi na siya ang gumawa ng papelis na yan at kumalap ngayon na doon na kay Marlica at nagkalap na sa buong social media. Hindi ko rin na pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Then, nandiyan naman talaga yung dokumento. Pag na lang, yung pautos, yung soft copy yung nandoon sa kanya. Ayong pinapakita, tinamin niya na siya ang gumawa niya, kermano pa niya eh. Hindi ko rin pwedeng i-deny yun. So magdagdag pa tayo ng additional investigation para to establish talaga kung sino ang nag-leak dito. So, ayan, maganda yan. Dapat talaga ipagpapatuloy at talagang pigain ng pigain itong PDEA, no, hanggang umamin nga na talagang mukhang totoo nga itong dokumentong ito at hindi na nila i-deny. So alam po natin na mabigat para sa mga PDEA agent, lalo na po itong si Chief Lasso. Dahil amo niya ang subject po dito, mga kababayan po natin, alangan ilaglag niya yan. Kapag inami niya o nilaglag niya itong kanyang amo, katumbas po yan ang kanyang hapagkainan, mga kababayan po natin. So kita naman po natin, pati po yung sinasabi nga ni Morales na naintindihan niya na yung mga dating kasamahan niya na talagang hindi magsasalita yon, pabor sa kanya, talagang kukontra yon. Dahil unang-una, nasa trabaho pa sila eh. Tandaan po natin, mga kababayan, ang sinabi po ng dating amo ni Morales, itong PDEA director nga, kalimutan ko yung pangalan niya, na nag-usap na sila at sinasabing hayaan na lang, i-deny na lang kasi magkakagulo nga umano, huwag na umano palakihin ang isyo. Pero believe, nakakabilib po itong si Jonathan Morales dahil talagang nindigan po siya, mga kababayan po natin. So gusto niya rin linisin actually yung kanyang pangalan na hindi siya yung nagpapalik nitong dokumento. Hindi siya yung nagpapalabas, hindi siya yung nagbigay kay Maharlika. Ang problema ngayon, siya na yung parang kontrabida dito dahil binakbakan din po siya ni Chief Lasso at nilabas ang kanyang iba't ibang klaseng kaso, pati yung pagka-dismiss umano sa Philippine National Police na wala siyang alam na hindi niya umano na-receive. Sir, so ano yung parang na parang endgame nito? If ever, after ng series of hearings, kaya patunayan na legit
yung kay Morales na nandun yung pangalan ni Pangulong Marcos before. The agent? Yes. Is for truth to come out. Yan ang in-game. Wala tayong ibang in-game dito na ibang mga business interest. Wala tayong ibang nakatagong mga agenda. Wala. Natagat nila sa table. Ang gusto natin yung katotohanan para makorek na itong mga pangyayari nito. Kasi, remember, ito nga, unauthorized disclosure of these classified documents. We bring a country down. Hindi pa magsakin sa bansa nito dahil lang sa ganung kasing pagpalusot dito mga papel nito. Then yung si Maharlika is identified to be allied or supportive of former boss mo, si PR. Alam mo, taro yan. Kaya saan-saan man yan. Punta kay PR Arte. Tapos punta rin kay Bumbong. Tapos pala naman, ganun-ganun lang yan. So how do you feel na parang irakis ka talaga eh, no? Yes, karo man yun ang pinos niya eh. I feel insulted, and it's very unfair accusation. Because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i-crucify natin. Dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na makinabayaran daw ako ni Lisa Marcos. So mga kababayan, hindi talaga matanggap ni Senator Bato de la Rosa itong sinabi ni Maharlika na binayaran siya ni Lisa Marcos. Ano? So ito po, at itong media mukhang ini-ignite pa nga at sinabi pa na ikaliado o mano ni dating Pangulong Digong itong si Maharlika. So ano ngayon ang connection kung kaaliado? Di po ba? So parang maibig sabihin pa itong media na ko po. Ayo talaga. Sorry. Inibinahan ko siya na pumunta dito, wala mag-distribay. Pamasahin ko siya. Gusto niya. Oh, gasto siya pera yung committee ko. Pamasahin niya. Sa Bacanport. Pero sa talaga sa pinglog niya, then out of the country siya, and that means it is happy na very... Most likely. Baka ganun. Napaka-dangerous. The very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng committee na nagkakandang nag-honest to for this hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya? Why? Because she's outside of the country. She's outside of the country. So ayan nga po mga kababayan po natin at obviously naman kahit ano pang gawin ni Senator Bato ay hindi talaga darating itong si Maharlika. At alam po natin na talagang marami na rin itong haharaping problema kapag umapak ito sa ating bansa. Otherwise siguro kapag magbago na ang administrasyon eh tsaka lang siguro yan, uuwi dito si Maharlika mga kababayan po natin. Anyway, sa nangyaring pagdinig po sa Senado, ang masasabi ko lang dyan ay nakita ko naman na mukhang kalmado itong Senator Bato de la Rosa. Mukhang malambot nga po siya talaga sa pagkakataong ito at hindi siya ganun katapang or gigil na hanapin ang katotohanan. Dahil nga nag-aalangan na, parang medyo kaalangan din itong Senator Bato de la Rosa. Dahil pareho po na taga-PIDEA ang kanyang iniimbestigahan. Dating taga-PIDEA at aktibo ngayon sa PIDEA na sinasabing dinideny ang sinasabi ng dating taga-PIDEA ay existing itong documents at siya nga ang pumirma. So ang gusto nila ngayon tukuyin kung sino yung nagpalabas ng dokumento which is hindi nga po nila matukoy-tukoy. Kaya nga naman itong Senator Bato de la Rosa may pagdududa. Eh dahil nga itong si Pangulong Marcos po ang subject nito. Siguro kung ang dokumentong ito na lumabas tapos hindi si Pangulong Marcos ang subject nitong dokumento, eh siguro baka talagang full force o todo siguro yung lakas ni Senator Bato de la Rosa dito sa pag-iimbestiga. So ngayon dahil pangulo ng ating bansa, medyo naghinay-hinay siya. Pero nakita ko naman yung pagiging seryoso niya at alam po natin na gustong-gusto niya malaman ang katotohanan dito at kung sino nga ba ang nagpalabas itong dokumento at kung dokumentong ito ay lehitimo talaga
at nasaan ang original na copy. Kasi ang nasa kay Maharlika ay scanned copy lamang ito. Hindi ito hard copy, kumbaga soft copy lamang, mga kababayan po natin. Kayo po, ano po ang inyong naging reaksyon, naging opinion patungkol sa nangyaring Senate inquiry? Para sa akin naman, aprobado po. At nakita po natin na maayos naman ang pagtrato ni Senator Vato de la Rosa kahit pa po na siya lang talaga ang mag-iisa at walang nag-join sa kanya. Bakit? Dahil ang subject po ay ang leader ng ating bansa. So, matapang, matapang talaga itong Senator Vato de la Rosa na ganun pa man ay hinahangaan po natin ang kanyang tapang at hindi po siya nagpadala sa sabihin natin na takot. Pangulo ng bansa, kanyang imbestigahan. Kung gusto niya talaga na i-atras, pwede. Kung gusto niyang pagtakpan, pwede. Pero hindi niya ginawa.